putong ng mga driver ay halos wala nang maisakay. Nasaan po ang putong ng gobyerno nito? Nasaan po ang putong ng DOTR? Entry Bobby. Wala nang ang kita ngayong pandemya. Nanganganib pang mawala ng tuluyan ang kabuhayan ng mga jeepney driver. Ngayong nakaamba ang jeepney modernization program ng Duterte administration. Mahigit isang taon na ang lumipas, pero karamihan sa mga pampasaherong jeep ang hindi pa rin nakakapasada dahil sa pandemya. Walang ayudang natatanggap at napilitang mamalimos na lamang sa kalsada ang mga driver para may mailaman sa sikmura ng kanilang mga pamilya. Ilang inakanan eh. Magmamahal, kaya niyan, may lapot. Ang makapamakamitado, limitado pa yung patayero. Dagdag ng mga driver, lalala pa ang sitwasyon nila kung matuloy ang planong phase out sa mga jeepney. Taong 2017, nang unang talakayin ang jeepney modernization program na naglalayong palitan ng mga moderno raw na jeep ang mga tradisyonal na jeepney na bumabiyahe sa kalsada. Pero para sa grupong Piston, kontra mahihirap ang jeepney phase out. Kalahating milyong drivers at 300,000 operators kasama ang nasa 2 milyong pamilya nila ang maapektuhan ng phase out. Dagdag ng grupo, hindi para sa mga commuter ang naturang plano, kundi para sa malalaking negosyante, para masiguro ang tubo nila. Mayroon po, pag tinanggal talaga ninyo, mawawalan ng maraming mga apektuhan. Ano po yung panawagan niyo po ngayon? Ano, huwag na ipetok po ninyo para mga namamalim, pinakahirap. Paliwanag pa ng grupo, mas mainam kung pagtutuunan ng administrasyon ang pagtugon sa COVID-19 at tulungan ang mga mamamayan na lubos na naapektuhan nito. Pero ang tanong ko natin mga kasama, bakit ang bansa ngayon ay halos pinakamalaking bahagi pa at konsyento ng mga driver at operator, hindi lamang ng mga jeepney, kundi lahat ng mga pampubliko transportasyon ay hindi pa halos nakakatanggap ng anumang tulong mula sa pamahalaan, mula sa NTPRP o sa TSWD. Panawagan ng mga driver at operator, mabigyan ng sapat na ayuda at suporta ang mga jeepney driver at operator sa bansa. Imbes na palayasin sila sa kalsada, dapat daw tinitiyak ng pamahalaan ang kanilang kabuhayan at kapakanan. Ito si Are Malcaraz ng Kodaw Productions, nag-uulat para sa Alab Mayo 1 Special.